Sa ating nakaraang balita ay sumasakit nga ang likod ni Ben Simmons dahil sa conditioning na ginagawa niya ngayon dahil matagal-tagal nga ho siyang hindi nakapaglaro. Pero yun nga lang ay parang mas lumala ang kanyang kalagayan sa ngayon dahil sa pananakit ng kanyang likod ay hindi siya makadunk at yung kanyang pagbabalik sa ngayon ay parang matatagalan pa. At ayon pa sa report, maging sa playoff man ay 50-50 pa nga siya. At samantala, naniniwala ang mga NBA executives na ititrade ng 76ers si Tobias Harris upang sila ay magkaroon ng panibagong tulong sa kanilang duo sa ngayon na sina Harden at Embiid. Totally, hindi sila nahirapan sa chemistry, ano? At malaking tulong talaga para kay Joel Embiid ang pagiging playmaker ni James Harden, kung saan sa kanilang mga nakarang laban ay hindi birong numero ang kanilang ipinupukol, ano? At sila'y lalakas palalo kung sila'y makakahanap ng panibagong tulong kung kanilang ititrade itong si Harris. At sa ibang balita, Steve Kerr hindi nababahala dahil ayon sa kanya, magiging okay ang Golden State Warriors sa long term. Yes mga sir, hindi lang sa ngayon ang tinitingnan ni Steve Kerr kundi ang kanilang hinaharap. Sa kasalukuyan, nahihirapan ang kanyang kupunan considering na wala pa nga sina Green at James Wiseman. Dahil sa kanilang mga nagdaang laro ay medyo matamlay ang kanilang galawan. Dahil nung nasaktan sa Green, hindi lang sila nawalan ng isang defender, ng isang rebounder at playmaker, kundi sila'y nawalan ng facilitator, yung isang taong magmo-motivate sa kanila. Abay, napakatindi ng bunganga ni Green at napaka-effective ng kanyang chakrang na idadala sa kanyang kupunan na ang kanyang enerhiya. Kumbaga, ang nais na iparating ni Steve Kerr, kung sila'y magiging kompleto na, magiging okay lang din ang lahat. Sabi nga ni Coach Eric Spoelstra ng Miami Heat, napaka-deserving nitong si Green na maisali nga sa Defensive Player of the Year dahil kakaunti lang daw ng mga manalaro ang mayroong kakayahan na gawin ang ginagawa ni Green. At ayon naman kay Kendrick Perkins, si Green ang pinaka-importanting manalaro sa Golden State Warriors. Siya ang puso at kaluluwa ng kanilang kupunan. Para sa mga Fast Break balita, tumutok lang palagi. And as always, maraming salamat to sa panonood. Peace out.